Open na natin yung ilaw niya. Okay. Dito naman tayo sa, ibahin natin yung color ng kanyang mata. Okay? White. Blue. Okay, blue. Blue. And then, color? Red. Color red. Yan yung kanyang angel and devil eyes. Hi mga traps, so yan for today's video is pag-uusapan natin ngayon yung Sigma 250 natin, which is papakita ko sa inyo lahat ng mga pinarita natin, lahat ng mga upgrades and yung mga future projects pa natin para kay Sigma 250. Kaya tara, simulan na natin to. Let's go! Okay, so iyan yung ating Sigma 250. Yan, so kung mapapansin nyo mga traps is maganda na yung stance niya, even though hindi pa natin nalagyan ng lifter yung likod, pero soon lalagyan din natin. So stock pa lang, stock yung shock niya sa likod, stock yung lifter. Okay, so yan, stock shock pa siya. So madumi yung low, pero ilabas is yan, napaka-version natin. So start tayo. Okay, so sa mga tornilyo is napalitan na natin lahat ng tornilyo niya. So masasabi natin around 70-80% is napalitan na natin ng silver ba to o stainless bolts, lahat yan. So hindi lahat, no, so meron pa rin mga yan tulad nito. Ito stainless na to, hindi na siya stock, no. Okay, so tulad na lang ng ano pa ba. Okay, ito papalitan natin to ng stainless yan. Okay, pero all in all, yan, naka-stainless na siya. Stainless. Ito yung mga papalitan natin ng bago. It's either gold or silver, stainless. Yan. Okay. Pati yung sa side mirror, napalitan na rin natin. Itong dalawa, napalitan, ito, is papalitan pa lang natin. Medyo malaki siya, kaya bibili pa lang tayo. Okay, pati sa likod, napalitan na rin natin. Ayan. Ayan. So ito is nagkaroon tayo ng plate holder na which is ayan, natatago siya. So medyo malaki lang yung ating tornilyo, no? Pero yan, napupold siya. No, natatago. So kung kailangan natin siyang yan, yan. Nagaganyan siya. So ganyan yung forma niya. Okay. Aside from that, so naka-underneath na tayo. So underneath by Pops Aim Kelly, no? Nabili natin for 700 pesos. Tapos ito na yung ating brake lights, tapos turn signal lights natin. Okay? Meron na rin tayong mud guard na which is minodify na rin natin. Dito natin nilagay dati yung plate niya. Okay, so napalitan na rin natin ang tornilyo. Stainless na rin yan. Okay, so ito naman yung ating mga ilaw din, no? So nagsisilbi siyang park light. Okay, next tayo dito. So ito, yung bracket nito is hindi natin siya babaguhin. Pipinturahan lang natin siya dahil sobrang tibay ng bracket na to. So modified siya na angle bar. So hinati siya dun. Okay, so naka-SC project tayo, which is sooner or later papalitan natin siya ng Austin Racing dahil mas maganda siya, mas maliit lang tingnan and mas mabase. Okay? So yung ating elbow ay naka-wrap na rin ng heat guard para at least hindi na mainit kapag kapag inaayos natin. So ito na lang yung mainit. And then aside from that is kung papansin niyo yung headlights natin is hindi na siya in stock. Okay, so actually ginawa ko na ito dati sa mga dati kong Sigma. Okay, so mapapansin nyo dito yan, nakadikit siya dun sa loob. So dalawa yan. Okay, so ang style niya is para siyang ninja, Kawasaki ninja, no? So ito lang ang nakabukas pag ilaw, and kapag maghahay ako or mag pa-flashing light, sasabay ito. Okay, or pag maghahay ako, sasabay siya. Okay, so papakita natin mamaya. And then Ninja 250 side mirrors, yung foldable, pero hindi ko siya pinopold dahil ako yung taong tipo na kapag pinold ko,
mahirapan ako ibalik kung saan siya pwesto dapat ilagay ulit. So yun, magte-test din tayo ng maglagay tayo ng ito ng panibagong bagong windshield. No, so tatry natin i-modify dito. Try natin putulin 'to para makita natin kung babagay dito yung bagong windshield natin. Okay? And then next is seat cover. Okay? So papansin niyo naka Suzuki siya na seat cover. Dahil balak kong i-modify siya as Suzuki GSX. Pero nagbago isip ko, baka papalitan ko rin 'to. Gagawin ko yung logo na ginawa ko dati pa. So makikita niyo sa screen yung ginawa kong logo, which is the Sigma 250RR. Okay? Yun, so ito. So kung papansin niyo color red, balo kong i-scrape 'to tapos papalitan ko siya ng Ferrari red na color. And then ito rin, i-re-repaint din natin siya. Hindi ko lang alam kung gagawin ko bang red, recta, or matte black, no? Or shiny black, pwede rin. And then, dito na tayo. Okay, so naka-Moto Wolf tayo na phone holder, no? So sturdy yan. And maganda yung pagkakakabi natin. So walang alog yan. And then, kung mapapansin nyo, is pinalitan na natin yung buong handlebar niya. So yung stock na handlebar is wala na. Ito na lang yung natitira yung pinaka-butterfly. Okay? So, ito yung clip-on. So, clip naka-clip-on na siya. And, mababa na yan. Ang naging problema natin dito is, masyadong malaki yung nabili natin clip-on. So, ito, ang size ito is 51mm. So, naglagay tayo ng spacer dun sa loob. And aside from the spacer, is nilagay natin siya ng stopper dito. Dahil, syempre, ang tulak na kami natin is pa ganon. Pa-push. So, syempre, pag tama niya dito, hindi siya gagalaw dahil meron nga siyang stopper. Okay? So, clip on siya. And then, so clip on, syempre, meron niyang handle switch. So, itong handle switch na is maalikabok. Este, bago na rin. So, itong handle switch niya is umiilaw na yan. Yung mapansin yung red strips, yun yung mga ilaw niya. And, andito na lahat ng pindutan. Okay, so, horn, turn signal lights, hazard, low-high beam, and yung kanyang flasher lights, passing light. Sa kabila naman, meron siyang, syempre, electric start, and then yung park light, normal, park light and yung pull, tapos ito, is ito yung ginamit namin as pag iba-iba nung ilaw niya. And then kill switch. Okay, so kung papansin nyo is wala ka nang kailangan pang ilagay pang iba dahil nga andito na lahat. Kaya may mukha rin na bata. Si Mami, saka si Teya Tot. Teya Tot! Hello! May lagnat! Saka si Mami, saka si Kuya. Ayan, mga makukulit. Okay, so balik tayo. So yun, aside from the handle switch, is nagpalit na rin tayo, syempre, sama na natin yung kanyang lever. So, ito yung brake lever niya. Ito naman yung kanyang clutch lever. So, dito is naka-Brembo lever sa tayo. Ang kagandaan sa kanya is nakikita mo na mabuti kung gano'n nakakarami yung kanyang fluid, brake fluids. No? So, maganda naman siya and sturdy rin. At parang premium din yung feels niya, no? Yung feeling niya pala, sorry. Okay, so yun yung mga napalitan natin. Tapos yung side mirror natin, nilagyan natin siya ng blind spot mirror kabilaan, then yan. So yan, medyo malikabok lang since hindi natin masyado nagagamit dahil na raid tayo. Este yung ating kumpanya na puro lang kalokohan. Okay, kalokohan yun. So yan. Okay, so susian natin. Okay, and then yan yung kanyang stock light. Pag nakasusi ka, is mag-open na kagad yung kanyang left na ilaw. Ang kasamaang palad, ino-open ko tong passing light is tingin ko nag-loose connection. Kaya hindi gumagana yung passing niya. No? Pero yan, sabi ko nga, meron siyang passing. No? Basta ito yung kanyang passing light. Open na natin yung ilaw niya. Okay. So, kung papansin nyo, umilaw na yung kanyang mga switch. Patayin natin.
Okay, so meron na yung switch na. And aside from that, meron siyang ilaw sa likod. Yan yung kanyang pinaka park light sa likod, no? Okay. And ito naman, yung side lights niya. Tapos, yan yung itsura niya. Okay? Okay. And then, after nyan, sabi ko nga sa inyo is, meron siyang hazard. Yan yung hazard niya. Hazard? So, naka-hazard. Ayan, naka-hazard siya. And then, sa likod, ayan. Okay? And then, patayin natin yung hazard. Dito naman tayo sa, ibahin natin yung color ng kanyang mata. Yan yung kanyang, tag dito, blinker. Blinker? Okay. White. Blue. Okay, blue. Blue. And then, color? Red. Color red. Yan yung kanyang angel and devil eyes. And then, yan yung white. Kanyang stock. White. Color white. Tapos, naka-horn na rin tayo. No? Okay. Okay. Yan yung kanyang bush horn. Okay? And then, meron pala tayo abang dito na switch para sa ilalagay natin, ah. MDL. Okay? So, yun. Okay. So, yun ang mga traps. Pinakita ko na sa inyo yung lahat ng upgrades natin and lahat ng mga na-install natin dito kay Sigma 350. So, hindi mag-i-stop dito yung mga gagawin natin since eto pa lang yung pinaka-start ng mga ginagawa natin kay Sigma 350. So, hintayin nyo yung mga magiging kulay niya and yung iba pang mga upgrades niya. Kung tatanungin nyo kung nakakamagkano na tayo kay Sigma 350, hindi ko sure. Baka mamaya, mga nasa around, kung susumahin natin kasama yung mga labor ng mga pinagawa natin, siguro mga nasa around 8 to 10,000 na rin, no? Doon pa lang sa mga upgrades niya. So, hindi natin sure. Okay? So, yun. So, mga ganun nga, siguro mga nasa around 8,000 pesos na rin. Okay? So, yung mga traps, kung nagustuhan nyo itong video na to and kung gusto nyo rin akong subaybayan dito sa kay Sigma 250 natin, yung journey natin kay Sigma 250, is mag-like, comment, and subscribe kayo dyan para naman ma-update kayo sa mga susunod pa na mga videos natin. Okay? So, yun lang. Bye! Bye!